angkap pa naman ako para isipin mo na hindi ako magiging 5 star. 5 star ako! 5 star ako! Ganun, sis. Kamusta, wonderful bookworms all over YouTube? My name is Gerald. Welcome to another video. Rarar! Tapos na naman ang buwan ng Pebrero. Ibig sabihin, panahon na naman para ipakita ko sa inyo kung ano ang mga libro na nabasa ko this month of February. Ganun. Okay. For this month, nakapagbasa po tayo ng 5 libro this month. 4 na physical book at isang e-book. And currently, I'm still reading Jano Silang at ang 77 Pusong on page 144 and I am loving it. I am also reading Beneath the Sugar Sky by Shannon Maguire. Chapter 1 pa lang ako and I'm loving it as well. Okay, kung gaano katagal ang January, gano'n naman kabilis ang February, sis Bumba. Parang dumaan lang talaga siya at tatapos agad siya in a snap. In a snap! Unang libro na natapos ko sa month of February ay MacArthur by Bob Ong. This is amazing! I super, super love this book! Ha! Alam ko na mahal ko itong libro na to. Nung una ko siyang nabasa, sobrang tagal din nang pinagpahinga ng utak ko bago ko siya basahin ulit. Parang first time ko ulit siyang nabasa kasi yung mga eksena is hindi ko na ganoon natatandaan. Parang mga, yung mga malalaking eksena nangyari dito sa librong to, yun lang yung tatandaan ko. Pero nire-read ko to, parang first time ko ulit siyang nabasa and I'm so happy because it's a wonderful experience. This book is such a tragic story. We're going to follow these 4 boys na lulong sa droga and we're going to know kung paano ba sila nagko-co-op sa droga. Their life, we are going to follow their lives. What I really love about this book is bukod sa maikli lang siya, kapag biseryoso muna ko siyang basahin, in a snap, parang napupunta agad ako doon sa mundo ng MacArthur. Nadadala agad ako doon. Kasama ko yung mga characters. Andun agad ako sa storya. Enveloped agad ako. Niyakap agad ako ng story. Ganon. This book is realistic as fuck. Nakakatawa na in this short book, ma-attach ka agad doon sa mga characters. This book is so short but you can get the glimpse of each and everyone's story, their motivation on doing drugs, ba't ba nila ginagawa yon? Ano ba yung mga struggle na kinakaharap ng bawat isa? Alam mo yung maliit pero siksik, liglig at umaapaw. Taray! Kapag nag-annotate ako ng books, itong mga blue tabs na to, ito yung mga nagsasabi kung saan ako ba nalungkot and kung makikita nyo siya, mga sis Bumba, ang dami kong mga blue tabs. Ibig sabihin, sobrang dami kong nalungkot na nagtiri ayat na iyak sa librong to. Natawa rin ako na sobrang dito sa joke ni Bakong sa isang congressman. Ito, yellow tab siya. Kapag yellow tab kasi, ibig sabihin, I'm so happy. Kasi may tumatakbo o kami naghahabulan. Sabi nung ano, maglina ko ba hinahabol nila? Tanong ng isang lola sa driver na sinasakin taxi. Oho, sagot ang chuper. Pero walang makahuli dahil mabilis sumakbo yung congressman. That joke is so funny. Alam mo yung mga pasingit na konti ng gun ni Bob Ong? Alam mo yung mga pa-joke na papatama sa politika? I love that. Sobrang saya ko na binasa ko to ngayon na nasa age na ako na ganito because mas na-digest ko siya, mas na-appreciate ko siya ng maayos compared nung binasa ko pa siya nung hindi pa ganun kahinog yung utak ko. Sobrang pinaiyak talaga ako ng MacArthur. Ito yung clip na umiiyak ako nung natapos ko yung MacArthur. Rar! Ganyan ako, binasag at tinulog nitong MacArthur. I love how small this book is, but it's so impactful and I'm so happy na binasa ko to ulit. I highly suggest this to everyone. Kung meron pa kayong makikitang copy ng MacArthur, i-grab nyo na, bilhin nyo na, kunin nyo na because this is so good. Okay. Sunod na libro na binasa ko after that is another Bob Ong book and that is Kapitan Sinog. In this story, we're going to follow Rogelio Manglikmot at ang buhay niya bilang isang superhero dito sa bansang Pilipinas. Rar! Sinimulan kong basahin tong librong to at habang binabasa ko siya, nare-realize ko na parang hindi ko pala siya ganun kagusto compared nung una ko siyang binasa nung bata pa ako. At dahil yon sa mga banters ni na Rogelio at ni Bok, yung kaibigan niya, hindi na ako natatawa sa mga palitan nila ng dialogue. Parang nakikringehan ako. Sabi ko, oh my god, parang hindi ko siya magugustuhan. Parang hindi siya magiging 5-star reads this time. Tapos pumasok yung character ni Tessa. Nakikringehan din ako sa character ni Tessa kasi bulag si Tessa, diba? And then parang sobrang innocent na parang... nakikringehan talaga ako. But then, the half part of this book slapped me in the face and handed me those stars na akala ko itatapon ko sa una kong rating at sinabihan ako ng ang kapal naman ako para isipin mo na hindi ako magiging 5 star. 5 star ako! 5 star ako!
Ganon, sis. Gusto ko lang din sabihin na walang makakatalo sa sweet scene ni Rogelio at Tessa. Sobrang kaganda ng linyahan nila. Yung mga side characters sa barangay ni Rogelio really brought nostalgia. Wow. Alam mo yung bata ako, yung paglabas ko ng bahay namin, yung mga kapitbahay mo lang magchichismisan. Alam mo yung mga ginagawa ng mga kapitbahay mo habang nakatambay sila sa labas. Ganun yung ginagawa dito sa Kapitan Sino. It's sobrang nostalgic talaga no. Nababalik ako sa nakaraan sa pagkabata ako. Okay, nostalgic yung mga nakabarangay niya, but then yung ibang mga tao sa mundong to, sobrang nakakainis. Hindi naman lang nila na-appreciate kung ano yung ginawa ni Rogelio, yung sacrifices para sa kanila. Sobrang nakakagalit talaga. Alam mo, parang gusto mo silang sampal-sampalin, sabihin, bakit pwede yung nakikita yung sacrifice na ginawa ni Rogelio? I am so happy na binasa ko to. But again, the ending is so sad. Sobrang kumukurot, sobrang nanunutok, sobrang tumatama sa puso. Ha! Nakakaiyak. Ha! Babong pa rin. I love Babong. Next book na nabasa ko is another Tagalog book. Inuulang po talaga tayo ng Tagalog this February. And that is Gapo by Lowell Happy Bautista. When I finished this book, sobrang naramdaman ko yung pagkagalit ko sa mga Amerikanong nanakop sa atin. Sa lahat ng nanakop sa atin dito sa Pilipinas, sobrang naramdaman ko yung galit kung paano nila tayo kinawawa, kung paano nila tayo inalipusta sa sarili nating mga lupa, sa sarili nating mga bayan. And I am so sad kung paano tayo walang magawang mga Pilipino, kundi tanggapin na lang yung mga pang-aalipusta na yun because mas malakas sila sa atin. This book really brought that anger. Ginising nito yung galit na hindi ko man lang naramdaman nung nag-aaral kami ng history sa klase. So it's a good thing na nagbabasa talaga tayo ng mga libro na katulad nito because it also made me realize kung paano talaga natin sinasamba yung mga bagay-bagay pag galing sila sa ibang bansa. And sobrang nagagalit din ako kasi alam mo yung kahit na sinabi nilang malayo na talaga tayo, pero hindi pa rin talaga tayo malaya kasi nag-i-stay pa rin sila dito sa bansa natin for protection daw. Pero ang totoo, way lang nila yun para sabihin na binigay sa atin yung kalayaan, pero hindi naman talaga sa atin binigay dahil nandyan pa rin sila para alipustahin tayo. Ha! Sobra! Okay. Ewan ko, pero sobrang natutuwa talaga ako kay Lowell Happy Bautista kasi nagigising niya yung something sa puso ko na hindi nagising sa akin before. And sobrang nakakaawa na tinatarantado na nga tayo ng mga dayuhan. Tinatarantado pa tayo ng mga kapwa nating Pilipino. Grabe po! Sobra na po! Sobrang gusto ko yung mga karakter sa libro na to, si Mike, and sobrang aliw na aliw ko kay Ali. And sobrang nalulungkot talaga ako sa mga nangyari iba sa mga karakter sa story na to. I love it! And thank you so much talaga kay Fatima, sa kaibigan ko sa work, na willing magpahirap sa akin ng mga libro ni Lowell Happy Bautista. I am so thankful. Kung gusto nyo mabuhay din yung galit nyo sa mga nanakop sa atin, lalo na sa mga Amerikanong nanakop sa atin at ng alipusta sa atin, you should go ahead and read this. And the last physical copy na nabasa ko ngayong February, wala siya sa TBR ko pero binasa ko siya. And that is Goodbye Stranger by Rebecca Steed. We're going to follow middle grade characters and their journey kung paano ba sila magdedevelop sa mga drama na dulot ng middle grade level kind of life. Ganon. Bata talaga yung mga bida dito, kaya siguro hindi ko siya ganon na feel. Like, hindi ako ganon ka-attached because, girl, I'm 24 years old already. Tapos yung mga bida natin dito yata is 12. It discusses those issue about friends na talaga naman may experience sa mga bata. In a way, parang nostalgic din siya sa akin kasi na-experience ko din siya nung elementary ako. I enjoy this book. Short chapters lang itong mga libro na to. Nakakatuwa siyang basahin kasi siguro dalawang buklat mo na ng page, isang buklat mo na ng page, sa next chapter ka na. I love that. I had a good time with this book. Ito rin yung isa sa libro na binabasa kapag pauwi ako galing work. Na-enjoy ko siya, pero not the enjoyment na para sa 24 years old. And the last book na nabasa ko this month, Renegades by Marisa Meyer. February 29 ko siya natapos kasi may live show kami ng Small Reads Book Club. This is going to be a superhero story. Nova Artino is part of the anarchists. Yung mga anarchists is yung pangarap mga villain. And then yung Renegades naman is yung mga superheroes, yung mga bida. And then itong si Nova, naisipan niya na i-infiltrate itong Renegade sa pamamagitan ng pagpapanggap na isa rin siyang superhero, pero totoong motive niya talaga is pabagsakan yung Renegade. Middle lang ako sa librong to. I do not hate it, but I do not love it as well. Hindi ako ganun ka-attached, pero hindi rin ako ganun ka-disconnected. Alam mo yung nasa gitna ka lang? Binabasa ko siya, pero hindi siya yung parang na-excite akong basahin pag uwi ko ng bahay o kapag break ko sa trabaho. And yung mga representation is hindi siya ganun na-develop. May representation dito para sa PWD na parang nilagay lang siya doon as a representation pero wala talaga siyang purpose. It's easy to read. Maganda yung writing style naman ni Marisa Meyer. Nakakatuwa rin dito is bilang may kapangyarihan si Nova, nakakatuwa na dito sa librong to na pagtagumpayan niya yung mga obstacles sa kakaharapin niya. So, hindi niya ginagamit yung powers niya, kundi ang ginagamit niya lang is yung strength, alinaw ng utak niya. Nakakatuwa na pinapakita sa librong to na hindi mo naman talaga kailangan ng superpowers para maging isang superhero. I also love itong story na to is hindi siya na-focus sa love story ng dalawang bida. They are just simple, pakurot na mga pa-love story, pakurot na mga sweetness, pero hindi siya yung main focus. Ang main focus pa rin is yung goal ni Nova sa story na to, which is pabagsakin nga ang Renegades. Wala na akong planong basahin pa yung upcoming books sa series na to. I'm just so happy na nabasa ko to dahil nga sa Small Reads Book Club. But yes, I don't have any plans on continuing the series.
Ayun na nga mga kababayan, ito na ang limang libro na nabasa ko this month of February. My favorite reads for this month is MacArthur by Bob Ong. I highly suggest this. Question of the day, ano ba ang favorite na nabasa nyo this month of February? Just comment down below. Mag-usap-usap tayo sa comment section. And I think that is it for today's video. Thank you so much for watching. If you enjoy, please give this a thumbs up. And don't forget to subscribe for more bookish content like this. And see you again next time. Bye!